Isang sakay lang mula sa bahay ni Rosalie, ang COVID vaccination site na ito sa tanggapan ng Philippine Medical Association sa Quezon City. Kaya nang mabalita ang Moderna ang ibinabakuna rito kanina, nagpa-excuse na siya sa trabaho at nag-walk-in para magpa-booster. Yung first and second dose ko kasi Moderna, kaya alam ko na kung ano yung mangyayari sa akin. Kasi ano lang, wala lang naman eh. Yung nilagdat lang ako isang araw, okay na. Mahalaga sa akin kasi sa health din natin. 1.8 milyong individual na edad 12 pataas ang target bakunahan sa ika-4 na round ng National COVID Vaccination Drive mula ngayong araw hanggang Sabado. Kaya para mas marami ang may kayat na magpabakuna, ibinaba na rin ito sa mga simbahan, barangay, lugar ng pinagtatrabahuhan at klinika. May complacency ang mga tao lang ang tingin namin, ano, na dahil nga, of course, napag-alaman, mild ang Omicron, ano. Number two, relatively medyo mataas na rin because we've covered more than half of our target population. Eh, yung iba, ipinagpapabukas pa. Eh, tingin ko hindi tama yun. May vaccination teams din na nagbabahay-bahay. Sa PMA office sa QC, 1,000 tao ang kayang bakunahan ngayong araw. Pero kaninang umaga, nasa higit 100 pa lang ang nagpabakuna. Sa St. Peter and John Parish naman sa Malabon, tanghali na dumami ang mga nagpapabakuna. Base sa datos, nasa 64 million na individual o 71% ng target population na 90 million ang fully vaccinated kontra COVID sa bansa. Habang halos 10.7 million pa lang ang may booster o dagdag na dose. Ayon kay Duque, depende sa mutation ng virus, pwede pa rin magkaroon ng pagsipa ng COVID cases sa bansa sa hinaharap. Kaya mahalagaan niyang magpabakuna na o magpa-booster kung eligible para magkaroon ng proteksyon laban sa malalang sintomas. Sa higit 233.8 million COVID vaccine doses na dumating sa bansa, nasa 96 million pa ang hindi nagagamit. Pinalawig na ng AstraZeneca ng 3 buwan ang shelf life ng 12 to 13 million COVID vaccine doses nito sa bansa. Pero inaantay pa ang approval ng Philippine FDA kaugnay nito. Kasama ang AstraZeneca sa mga bakunang planong i-donate ng Pilipinas sa ilang bansa. Karamihan sa mga ibibigay na bakuna ay donasyon din ng ibang bansa sa pamamagitan ng COVAX facility. The reason we are donating is because malapit na silang mag-expire, no? But with the extension of shelf life, baka pwede pa nating magamit in the future. So we are now recalculating and recalibrating. Ayon kay Duque, sumobra ang donasyong COVID vaccine sa Pilipinas. 40 million doses lang ang naunang commitment ng COVAX, pero aniya umabot na ito ng humigit kumulang 75 million doses. Kasama sa mga tinitingnang makatatanggap ang Cambodia, Myanmar at ilang bansa sa Africa. Samantala, pinag-aaralan na ng local health experts at government advisors ang posibilidad ng alert level 0 sa bansa. Pero ayon kay Duque, hindi pa ito napag-uusapan sa IATF. Ano ba ang mga elements ng alert level 0? Kasi mga tanong, halimbawa, sa alert level 0, pwede na ba magtanggal ng mask? Pwede na ba huwag gumamit ng huwag na sumunod sa hand hygiene? Okay? O yung mga ventilations, sufficient ba? No? So maraming mga tanong pang kinakailangan na sagutin. Pag-uusapan ng IATF ngayong araw kung may iba pang lugar na pwedeng ibaba sa Alert Level 1. Vivian Gulia, ABS-CBN News.